Ito na yung bagong motor ko, yung Sniper 155 BBA. Kararating ko lang dito sa amin, sa bahay, galing Yamaha, Borongan branch. Yung nakukuha ko, matte gray, or yung tinatawag nilang Yellow Hornet. Yung gusto ko sanang kulay is black. Eh kaso, wala na silang stock dun sa pinagkuhaan ko na ito. Ito na lang yung stock, pero maganda rin naman siya, kaya ito na lang yung kinuha ko. Pasensya pala mga boss, kasi yung first drive ko, hindi ko siya na-videoan. Ang gawa nga nang wala pa akong camera sa helmet, yung ginagamit ko palang na camera is yung camera sa cellphone ko. Hirap siyang gawa ng paraan. Pag nilagay ko yung cellphone ko sa aking helmet, baka mahulog. Mas lalo akong walang gagamitin. Sabihin ko na lang sa inyo mga boss kung ano yung first impression ko dito in terms of sa pagdadrive sa kanya. So yung napansin ko sa kanya, para sa akin, magaan siyang imaneho. Sobrang gaan talaga. Walang kahirap-hirap. Kahit ako, hindi ako sanay sa D-clutch. Kasi yun nga, yung dati kong motor is XR-Man 25. Ano siya, semi-automatic. Wala siyang clutch. So, para sa akin, sobrang gaan niyang dalhin. Or imaneho. Tapos, yung riding posture niya, hindi mahirap. Kasi nga, yung handlebar niya mataas. Hindi kagaya ng ibang motor na pasubsob yung handlebar. Kaya goods na goods yun para sa akin, yung riding position niya. So ayun nga, 6-speed na siya. Unlike sa mga dating Sniper na 150, 5-speed lang. Ito 155 na siya, tapos 6-speed. Tapos naka-VVA na siya. Parang secret recipe niyan ng Yamaha. Fully digital na din siya, yung panel board niya. Nandito na yung fuel gauge, tapos yung speedometer, yung orasan, tapos yung gear, tapos yung RPM. May lalabas dito na BVA na nakasulat pag nasa 7,000 na siya, 7,000 RPM. Tapos dito din yung indicator para sa kunwari mag-change oil na, tapos yung high beam signal light, tapos yung temperature ng motor. So dito na rin yung indicator ng neutral. So dito naman tayo sa control panel niya. Meron siyang high beam, tapos yung pass. Click mo lang pa baba. Ayan. Pass light, tapos yung turning signal, turn signal light, left tsaka right, tapos yung busina. Dito naman sa kabila, yung right side, nandito yung hazard, push start, tapos yung kill switch. Dito naman sa ignition key niya mga boss, nandito na lahat para sa upuan, tapos yung lock ng motor, at saka yung on at saka off para mag-start yung motor at mamatay. Meron na din siyang nakalagay na anti-theft para iwas nakaw or iwas pagtripan yung susian. Kasi may mga instance na nilalagyan ng mga bato or buhangin yung loob. Kaya nasisira ka agad yung susian ng motor. Pipindutin nyo lang yung itong kulay black. Tapos magsasara na siya. Ganyan. So safe na siya. Tapos yung mga ilaw niya is LED na lahat. Park light, LED na. Yung dalawa. High beam. Itong dalawa high beam to. Tapos yung sa taas, yung low beam. LED na din yan. Yung signal light, bulb pa rin siya. Same lang din sa likod, yung signal light, bulb pa rin. Pero yung tail light niya is LED na. Ayan. Para na siyang ano, big bike tingnan sa likod. Kasi nga, ginaya siya sa, ano, sa R1 tsaka R6 kung di ako nagkakamali. Isa ito sa mga nagustuhan ko, yung tail light niya. Parang pang big bike talaga. Yung braking system naman niya, same sila ng hydraulic type, rear tsaka front. Naka isang piston lang sila. Same lang din sa harapan. Pero kahit isang piston lang, makakapit naman yung preno niya malakas. Tapos yung tambocho niya, mas pinaganda, mas pinalaki. Para sa akin, goods na goods to. Mas pina-sports look yung tambocho niya. Pasensya pala mga boss, medyo madumi kasi kakarating ko lang galing sa kasa. Medyo maulan dito sa amin, ilang umaraw. So, nililisan ko lang tamamaya. Yung gulong niya naman mga boss is size 120 by 70 by 17. Ayan. Focus ko lang. Ayan. 120 by 70 by 17. Tapos, tubeless na siya. Same lang din sa harapan. Yung katak niya is Maxxis. Ayan. May nakalagay din dito na extra max. Same lang din sa harapan.
yan, extra max. Tapos yung tatak niya is, yung brand niya is Maxis. Tapos yung size niya sa harapan is 90 by 80 tapos by 17. Sobrang lapad. Pwede sa bankingan. Tapos yung sprocket niya, size is 46. Ayan, 46. Di ko alam sa engine sprocket kung anong size kasi di ko pa siya nabubuksan. Yung price na ito mga boss, dito sa Yamaha Bronggan, is sumaabot siya ng 112,000. Nakuha ko siya as hulugan. Yung dinahon ko dito is 30,000. Tapos 3 years siya. Hindi ko alam sa ibang dealer kung nasa magkano itong standard na sniper. Pero yung keyless na sniper dito sa Yamaha Bronggan is nasa 118,000. So hanggang dito na lang yung vlog mga boss. Sana patuloy nyo akong supportahan sa aking channel. Abangan nyo na lang yung mga susunod na mga video kasama tong Sniper 155. So salamat sa panonood. Ride safe!